ito yung problem, horizontal conjugate axis. Horizontal conjugate axis, vertical yung transverse axis mo. Ganito yung form natin. Nandito yung y, dito yung x. After nyan, may asymptote daw tayo na ganyan na form. Gawin muna natin siyang form na ganito. So 3y negative 4x plus 12. Y is negative 4 over 3x plus 4. Ito yung isang asymptote mo. Kunin natin yung isa pang asymptote. Kunin natin siya, di ba? Ito negative, ibig sabihin positive yung isa. Pangalawang asymptote, positive 4/3 x naman siya. Yung y-intercept niya wala pa. Sabihin na lang natin ano siya, d. Yung y-intercept mo, d. Tapos, ito, itong 3/8 na to, i-plot natin siya. Yan daw yung isang corner ng auxiliary. Kung nasa corner siya ng auxiliary, ibig sabihin, solution set siya ng either nito. Kahit saan dyan. Tumama dyan yung, ano natin, asymptote. Dito sa 3/8. Kasi nandun siya sa corner ng rectangle eh. Substitute natin dito, kung ito, kung nandito ba siya. Tingnan natin kung magsasatisfy yung equation. Ito, substitute natin dito. Sana na to. If y is 8, equals, paras ba sila? Negative 4 times 3. Zero. Hindi sila no, false. Ibig sabihin, hindi siya, hindi, ito, wala siya dito. Dito siya. Kunin natin siya, ano yung graph nito. Para mas madali, i-substitute na lang natin na 0 yung x. If x is 0, so y is 4. So 0 and 4. I-ano natin, i-plot natin siya dito. Dito siya. Yan yung 0 and 4. If y is 0, dito na lang para mas madali. If y is 0, ano naman yung x? Ang x ay 3. Para 4 times 3 is 12. Yan, ganyan siya. Sabihin, nandito siya. Ito yung 3, 0. Connect mo lang yan. Yan na yun. Ito yung asymptote na yung given natin. Ito yun. Siya yun. Hanapin natin yung isa pa. O ganun. Yung nag-intersect sa kanya. Ito. Ang technique na lang dito, 'di ba? Ito 'yon. 'Di ba ang line na 'to kasama siya dito. Ibig sabihin, substitute natin 8 4 times 3 over 3 plus d. Ito 'yon. Itong equation na 'to. 'Yon. Kunin natin yung d. Ang d ay cancel. Sabihin 8 minus 4 4 ang d. Ibig sabihin, ang formula pala ng isang ano, asymptote ay y equals 4/3 x plus 4. So, ito yung pangalawang asymptote natin. Ayan, mapapansin mo, di ba, if x is 0, y is 4 din. Ibig sabihin, nandito yung intersection point nila. By inspection. Ito, siya yun, positive slope, negative slope. Ang mapapansin mo, intersection nila ay 0 and 4. Bakit? If x is 0, ma-inspect mo daw agad dito. Ang y is 4, 0, 4. Ibig sabihin, ang center ay intersection point nila, 0 and 4. May nakuha na tayong center. Problema na lang natin is ang a and b. A and b, madali na lang. Since may slope ka na, tapos pag ganyan yung hyperbola natin, pinning upward and downward, ganyan siya. Slope natin ay 4/3 equals A over B. Pag pataasin pa baba. So A is, so direct ano na, A is 4, B ay 3. Ganyan. Magiging ganyan na siya. Kaya magiging equation natin ay y center y minus 4 squared a is 16 minus x 0 yung ano. So wala na yan. X squared na lang over 9.
Next problem natin, haba. Ilalagay ko siya sa description para mabasa siya. So, pag nag-solve ako, i-sketch ko na lang siya. So, ito, sa hyperbola, ito yung magiging application niya. Yung mga about radio signal. So, may speed ka makikita and time. Tsaka distance. Ito yung application niya sa real life. So, may dalawang control towers daw na ito yung location niya. On a straight shore. Ibig sabihin, nasa x-axis. Kasi zero yung y. So, at the same moment, both towers sent a radio signal to a ship. Nag-send daw sila, traveling at 300 meters per microsecond. The ship received the signal from U 2 microseconds before. So, nauna si U kaysa kay V. Ito na yung difference nila, absolute difference. Kung may idea ka na agad, ito yung 2A. Find the equation of the curve containing the possible location of the ship. Find the coordinates of the ship if it is 80 meters from the shore. Sketch na natin. So, nandito yung location ng control towers. Focus. So, F1 and F2. Sila yon. Nandito yung ano natin. Hyperbola. Ito yung center. May speed tayo na 300 meters per microsecond. Ang sabi, find the equation of the curve containing the possible location. Ang una, the ship received daw the signal from U. So, ito yung U. Ito yung V. Drawing tayo dito. Ito yung point. Pag kinonect natin to, yan, ito rin. Connect natin dun. 2 microsecond daw na una to kaysa dito. Difference nila, absolute difference, 2A. 2A ay yun yung distance. Absolute difference na distance. 2 microseconds. Tapos meron tayong speed, makukuha natin yung distance. Distance ay velocity times time. Tama, speed. Speed times time. Ayan, yan yung speed times time. Or velocity. Kaya magiging ang distance natin ay 300 meter microsecond times time natin ay 2 microsecond. Cancel, cancel. D ay 600. Sabihin, 600 to. Makukuha natin yung A. Ang A ay divided by 2, 300. Ang focus, makikita natin dito, di ba ito, from center, papunta dito, ang C ay 400. C, 400. From the equation, B squared, C squared minus A squared, B squared ay 400 squared minus 300 squared from calculator, 70,000. Sabihin ng equation natin ay magiging ganito na. X squared over 90,000 minus Y squared 70,000 plus 1. Sa letter B, ang tanong, find the coordinates of the ship if it is 80 meters from the shore. So, sa problem, ito yung shore natin kasi runs through x-axis daw. 80 meters from the shore, ibig sabihin yung y yun. Isipin natin ito yun. 80 meters daw yan. So, gaano siya kalayo? Yan. Gaano to kalayo? From U. Wala naman sinabi kung ano, no? Baka sa origin or dito. Pwede rin naman ito yung magiging sagot natin. Actually, ito yung una natin makukuha ang sagot. X. Anong value niya? So, since distance naman, kahit hindi, kahit positive yung sagot natin, okay lang. Kasi distance naman. If y is 80, that is X. So, from itong equation na to,
na magiging x squared over 90,000 equals lipat sa kabila 1 plus ang y squared natin 80 squared over 70,000. Yun siya. Cross multiply natin doon. Magiging ganyan siya, x squared 90,000 times 1 plus 80 squared over 70,000. Magiging ganyan siya. Square root natin, square root nito, by calculator para mas mabilis, sagot natin ay 313.41 meters. Ito yun, yung 313. So, kung ang question ay from A, minus lang natin, 400 minus 313.41. Sagot ay 86.59 meters from point U. Isa pang application. So, halos katulad lang din to nung kanina. Ilalagay ko rin to sa description, yung problem na to. Two radio station, 150 miles apart, station A and B. A is west of station B. Now, A is west. Ibig sabihin, si A nasa left, si B nasa right. Traveling at a rate of, may speed tayo na 0.2 miles per microsecond, yung signal, speed ng signal or velocity niya. Tapos, plane traveling at 60 miles above the ground. Ang ground natin, x-axis. From that, makakadrawing tayo. May dalawang radio station tayo. So, yun yung magiging foci natin. Ito, A and B. 150 miles apart, ang layo nila. Ibig sabihin, 75 yung kalahati, 75 din yung kalahati. So, from center, papunta dito, di ba, C yun. Ibig sabihin, 75 yung C natin. Kuha ka agad natin yung C. Tapos, sabi, ang rate ng sound signal or yung radio signal ay 0.2. Ibig sabihin yun yung velocity niya, 0.2 miles per microsecond. Tapos, ang distance ay, sabi dun ay, if the signal from B arrives at the plane, 480 microseconds before the signal sent from A. Ibig sabihin yun yung time. Time natin ay 480 microsecond. Nauna si B kaysa sa kay A. Kaya nandito yung plane natin. So, yun yung ibig sabihin ng tanong. So, ang distance niya makukuha natin, velocity times time ay 0.2 times 480. 96 to. Tapos, ito magiging 2A yan eh. Diba 2A yung difference nung ano? Pag nag-draw ka ng ano dito. Ayan. Difference nila ay 2A. Kaya ang A ay 48. Makukuha mo yung B. B squared ay C squared minus A squared. B squared ay C squared ay 75 squared minus 48 squared. B squared ay 3,321. Kaya pwede na natin siyang maano sa equation natin. X squared ay, ang A squared ay 48 squared 2,304 minus Y squared. Ito yung B squared. Yan, yan yung magiging equation natin. Tapos, sabi dun, plane traveling at 60 miles above the ground level. Sabihin, ito, dyan, 60 yan, yun yung y, distance na yan. So, if y is 60, what is x? Magiging ganyan yung equation natin, 2304, lipat sa kabila, 1 plus y squared is 60 squared over 3321. Cross multiply squared 2304 times 1 plus 60 squared over 3321 square root niya
ang x ay, so using calculator, 69.29 miles. Ang nakuha natin ito, itong distance na to papunta dito. Yan yun. Kaso ang tanong kasi is, determine the location of B. Ah, wala ding sabi kung from B ba or ano. Pwede na rin ito yung sagot natin. Pero kung ang tanong ay ano, lumagpas siya sa B, so minus lang natin siya sa 75. Kasi 75 to from origin papunta dito sa focus na to. 75 minus 69.29 equals 5.71 miles from B. Lumagpas na siya sa B. 5.71 miles. Ayan siya.